aalis ka na lang na hindi mo man lang ako kamusahin? Ikaw yung nagsimula ng gulo. Mabuti na lang walang nangyaring masama dito. Dahil kung napahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawad. Baby, madadagdagan na ulit yung pamilya namin. So if I were you, bumili ka na lang ng dictionary para naman malaman mo ang mga meaning sa salitang acceptance at move on. Hindi kami interesado sa'yo. Masyado ka ng matanda. Nahanap namin si Leon at yung anak niyang si Billy. Siguro naman hindi mo mamasamain kung titignan namin yung loob ng bahay mo, di ba? Nag-follow up ako sa civil registry at according to them, hindi daw naka-reflect ang sinabit nating affidavit of reappearance. Kaya pala walang ginagawa hanggang ngayon ang korte dahil nawawala ang mga dokumento natin. Tapatin mo nga ako, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng sinabit naming affidavit of reappearance sa civil registry? Don't you dare accuse me of sabotaging that freaking petition dahil wala akong alam dyan sa mga sinasabi mo. It doesn't matter naman whether aminin mo hindi. Kasi sisiguraduhin ko na walang makakapigil sa pag-dissolve ng marriage nating dalawa. Babe. Babe, nagpaalam na ako kay Jeff. Sabi ko, magli-leave ako next week para masamahan kita sa prenatal exam mo. Is everything alright? Gusto ko lang magpasalamat, babe. Sobrang understanding mo sa buong sitwasyon na to. May feeling ko hindi ko deserve yung napakita mong bayat sa akin eh. Kung ibang lalaki to, malamang inaway na ako. Iniwalayan pa. Alam mo, sobra ako nagsisi nung muntik na akong bumitaw the last time nung nalaman ko nagsama kayo ni Leon sa kuta. Babe, na-realize ko na sobrang importante mo sa akin. Hindi ko kaya magkaiwalay tayong dalawa. Kaya tutuparin ko yung pangako ko. Na kahit anong problema pa ang dumating sa future natin, hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat, babe. Hindi kasi ako makakampante ang natin. Hindi ko pa nalalaman sino yung tunay na ama ng dinadala kong bata. Hindi matatanggal yung guilt na nararamdaman ko, babe. Para mapanatag yung loob ko at sagot na natin yung mga tanong natin, pwede pang magpa-paternity test ka. Babe, sorry kung nabigla kita, pero yung DNA test lang kasi may isip kong solusyon para mabura na lahat ng doubts natin. Para naman magka-peace of mind tayo. E paano kung yung resultang lumabas hindi yung na-expect nating outcome? Pwede ba mas masakit yun? Mas mabuti nang alam na natin ngayon pa lang, babe. Kasi naman habang buhay tayong may mga iniisip na tanong o pagdududa. Alam mo, babe, hindi naman importante kung malaman natin kung sino yung totoong tatay ng bata. Hindi naman magbabago yung trato natin sa kanya eh. Mayiging mapagmahal at mabuting magulang tayo para sa kanya. Pero babe... Tsaka huwag na natin i-associate yung bata kay Leon. Huwag na natin hayaan na i-spoil niyo happiness na blessing na yan. Hindi ka na niya bihan. Huwag mo hayaan, kontrolin ka pa rin niya. Lagi mo lang tatandaan na ako at ako lang ang tatay ng batang dinadala mo. Naintindihan mo, babe? Kalimutan mo niyan. Hindi po
talaga titigil si Nalak din hanggat di nila tayo nakukuha. Tay, natatakot po ako. Paano kung sa susunod matsyempohan nila ako? Parang awa mo na, umuwi ka na tay. Lumayo na tayo dito. Anak, basta huwag ka munang lumabas para wala makakita sa'yo. Magdoble ingat ka, alam mo naman yung gagawin mo eh. At lahat ng sasabihin ng usa, pakikinggan mo, ha? Itindihan mo? Tay, di ka po ba talaga uuwi kahit muntik na akong makuha ng mga kalasag? Onting tiis pa, anak. Mababay ko lang si Christy, uwi ako agad sa'yo. Mas importante pa ba yan, tay, kaysa sa kaligtasan ko? Sana naman, tay, wag puro si Christy yung unahin nyo. Tay, itigil nyo na yung pagsusumiksik sa taong di naman kayo pinapahalagahan. Tay, baka nakakalimutan mo may anak ka pa. Nandito pa ako, tay, oh. Tay, wag nyo naman akong pabayaan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto pa niya magpa-DNA test. Sabi ko naman kay Christy, kahit anong mangyari, tatanggapin ko yung bata eh. Hindi pa ba enough yun? Alam mo, Tol, I really admire you. Believe ako sa'yo dahil kaya mong panindigan yung bata, whoever the real father is. Pero sa akin lang, naiintindihan ko rin si Christy. Siyempre, mas mabuti yung alam yung dalawa ko ano yung totoo. Paano mas mabuti? For example, si Leon yung ama. May mga sakit, disorders na napapasa genetically. Mas maganda alam niyo yung paternity ng bata para mapaghahanda niyo yung mga ganong kaso. And there's one more thing, and I think this is much more important. Ano yan? Just in case hindi ikaw yung ama, protect ang mong information na yun at all costs. Kasi pwedeng i-weaponize yung knowledge yung laban sa'yo. Laban sa pamilya mo. Jeff, okay na ba tayo para sa event for tonight? Yes, Leslie. Bibigay ko na lang sa'yo yung contact number ng events organizer, ha? Para kung may mga kailangan dito sa hotel, ikaw na bahala, ha? Hindi ko na trabaho yan. I-coordinate nyo na lang sa events manager ng Helio Paradiso. Sino? Actually, the hotel reinstated me as the event manager. Ibig sabihin, lagi pa rin tayo magkakasama. Ha? Bakit? Nananadya ka ba talaga? What are you so upset about? Han, wala naman akong ginagawang masama. Nandito lang ako para magtrabaho. Huwag mo akong ginagawang tanga, Shaira. Halata naman bumalik sa trabaho para magkaroon ka na excuse to be around me most of the time. And so what kung isa yun sa mga reasons ko? Is it a crime if I wanted to be with my husband? Unless natatakot ka. Baka ma-fall ka ulit sa akin pag lagi tayong magkasama. Okay lang sa akin. Pag nandoon ka sa bahay, doon ka kay Christy. Pero pag oras ng trabaho, sa akin ka. Kasayang ka lang ng oras mo. Kung ano man yung trip mo ma-accomplish dito, mabibigo ka lang. Wala ka naman ang pwedeng gawin pa para makasira sa amin ni Christy. Malalim iniisip ng asawa ko, ha. Mag-iisip ka na ba ng pangalan ng bata? Jordan, gusto ko lang mag-sorry. Pasensya ka na kung napipilitan ka sa request ko na magpa-paternity test tayo. Alam ko naman na malulungkot ka lang kapag hindi lumabas yung resulta na gusto natin. Kaya hindi ko napipilit. Kalimutan mo na yun, ha? Baby, hindi mo kailangan mag-sorry.
Nakausap ko si Jeff kanina and he made me realize na malaki ang magiging advantage kung malalaman natin kung sino totoong ama ng bata. Teka. Ibig sabihin ba nun kung mapayag ka nang magpa-test tayo? Yes, babe. Payag na ako sa gusto mo. Para sa peace of mind na rin nating dalawa. At saka isa pa, mas madali natin siya mapoprotektahan kung malalaman natin ang totoong resulta. Pero paano kung iba sa gusto natin ang lumabas na resulta? Kahit ano pa ang kalabasan ng paternity test, wala namang magbabago eh. Tatanggapin at mamahalin ko pa rin siya. Kasi kahit na anong mangyari, anak natin yun. Oh, Gary, dumating na ba yung mga microphones galing sa tire? Owen, yung mga ilaw okay na? Guys, guys! Double time! Parating na yung mga guests! Yung table, ayusin nyo. Yung ilaw. Si Jordan? Ano ba yan? Hindi tayo masyado mga ngarag ngayon kung nandito siya para tumulong. Mali-late daw siya. May lakad sila ni Christy. Alam mo ba, babe, si Glenn? Dating estudyante ni Mama. Kaya dating madalas yun sa bahay namin bumisita. And eventually, yun, naging close na rin kami ni Glenn, no? Ma'am, pakikamusta na lang ako kay Ma'am Carmen. Ang tagal na din kasi nung huli ko siyang makita. Mm-hmm. Oo nga, no? Sige, makakarating yun. Glenn, yung resulta ng test na to, gano'ng ka-accurate yun? 99.9% po ang accuracy ng NIPP o Non-Invasive Prenatal Paternity Test. Ito rin ang pinakamabisang paraan para ma-establish ang paternity bago pa man ipanganak ang bata. Dugulan ba ng asawa kayong kailangan o meron pang iba? Kukuhaan ka rin namin ng cheek swab, sir. Ipagkukumpara namin ang DNA profile ng fetus at ng DNA profile nyo para malaman ang probability of paternity. Glenn, yung resulta ba, gano'ng kabilis yun bago lumabas? Mga 1 to 2 weeks naman kailangan hintayin. After that, malalaman nyo na kung si Jordan ba talaga ang biological father ng dinadala niyong bata. Shy. Relax. Kaya ko to. I won't let you down. Oh, finally. It's about time you showed up. Alam mo naman na meron tayong event. Inuna mo pa yung lakad ninyo ng babae mo. Nagpaalam ako kay Jeff. Pwede bang huwag mong pag-initan dahil nagsiselos ka? Kung gusto mo maging maayos ang working relationship natin, please set aside your personal issues. Let's be professional. Tol, sige, buksan nyo. Okay na ba? Oo, yung amplifier nakuha na sa supplier. Di ba nasira last time? Oo. Hindi, yan na. Dumating na. Templado na. Yan na, ready na lahat. What the hell is this? Aalis ka? Di ba, ito naman yung gusto mo. Kaya pakasaya ka na, uwi na akong probinsya. Kailangan ako ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Paano si Christy? Di ba may agreement tayong dalawa? Nababawiin mo si Christy para makuha ko na si Jordan. Hindi na kaya ng konsensyo ko na pinababayaan ko yung anak ko. Kailangan ako ni Billy.
Kaya kahit masakit sa loob ko na sumuko, bababayaan ko na si Christy. Totoo mo ko, hindi naman na maghihiwalay yung dalawa dahil magkakaanak na sila. Hindi, hindi ka. Alis ito parang. Huwag mo akong diktahan ng gagawin ko. O, paano kung sabihin ko sa'yo na meron ako nakitang papers na paternity test? Paternity test? Ano yun? I'm sorry. Nakalimutan ko, pinalaki ka nga pala sa bundok. Yung paternity test, ginagawa yon para malaman kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ni Christy. So, ibig sabihin, hindi siya sure na kay Jordan yon. Papano ko sa'yo yung bata? Hmm? Aalis ka pa rin? Totoo ba yung sinasabi mo? O inuutong mo lang ako para hindi ako umalis? Tumuha ako, nasasaktan ako! Hindi ako nag-iimbento. Ako mismo nakakita ng love request form nila. Kuya, can't you see? This is our chance. Kung ikaw na nga talaga yung tatay nung pinagbubuntis ni Christy, eh di ito na yung way para mapaghiwalay natin sila. Kuya, paano yung anak ko? Inaasahan na ako ni Billy na uuwi na ako sa kanya. Kuya, makinig ka sa akin. Alam kong importante sa'yo yung panganay mo. Pero ngayon ka pa mag-give up kay Christy kung kailan magkakaanak na kayo? Hindi ba dapat mas ipaglalaban mo siya dahil magiging pamilya na kayo? Kaya pag-isipan mo mabuti. Kung tatanga-tanga. One week pa daw ma bago makuha ang mga results ng DNA test. Pero ma, ngayon pa lang parang hindi na ako mapalagay. Sobrang torture maghintay eh. Let's just hope na maging favorable sa inyo ang test result. At sana nga, si Jordan ang ama ng bata. Ay, ma, nag-aalala ako sa asawa ko eh. Alam ko po na matagal nang pinagdadasal ni Jordan na mag-match ang DNA results nila. Ma, paano kung hindi yun yung lumabas na resulta? Lagi naman akong ina-assure at naalagaan ni Jordan na aalagaan niya at tatanggapin niya yung bata kahit anong mangyari, ma. Pero ganun lang ba talaga yun kadali para sa kanya? Diba ma, kasi parang baka sisimula kaya niyang tanggapin. Pero ma, paano kung pagdating sa dulo, hindi ko na mapanghawakan yung mga pangako niya? Anak, kung magiging negative ang result ng paternity test, then masusubok ulit ang tibay ng relasyon ninyo. Pero anak, naniniwala ako sa pagmamahalan ng dalawa. Ang dami ninyong pinagdaanan ng challenges in the past, and you have overcome it all. Ngayon, kailangan mo lang magpakatatag. Have faith. Alam ko na malalagpasan niyo ulit ito. I believe in you. Yes. Ikaw pa. Tay, tay, ano oras po kayo darating? Nasasabik na po ako makita kayo eh. Anak, pasensya ka na. Hindi pa muna ako makakauwi. Po? Pero tay, nangako po kayo, di ba? Sabi niyo po, ititigil niyo na yung paghahabol kay Christy para masiguradong ligtas po ako. Ano po nangyari? May importante lang ako dapat tapusin. Pag natapos ko to, asahan mo makakauwi na ako. Hindi, tay. Huwag na ho kayo mga ako. Sigurado ako may kinalaman si Christy
kung bakit nagpa siya na naman kayong manatili dyan. Pinatunayan niyo lang, Tay, na baliwala na ako sa inyo. Anak, hindi naman sa ganun. Importante ka sa akin. Kaya lang, kailangan ko manatili dito dahil buntis si Bangus. At malaki ang hinala ko na ako ang man ang dinadala niya. O pag nagkataon, magkakaroon ka na ng kapatid. Kaya mas mabigat ang dahilan ngayon na mabawi ko siya. Pero tayo, mas importante pa ba yung baby ni Christy? Hindi naman po kayo sigurado kung kayo yung tatay niyan eh. Huwag na tayo magtalo, anak. Unting tiis na lang. Intindihin mo na lang ako. Magkakasama rin naman tayo eh. Hindi, Tay. Kung ayaw niyong umuwi dito, ako po yung pupunta dyan. Huwag. Delikado. Tay, delikado rin naman kung mananatili ako dito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Para sa'yo din naman itong ginagawa ko eh. Para magkaroon ka ng nanay. Para mabuo ang pamilya natin. Kaya huwag ka na makipagtalo sa akin. Makinig ka na lang. Salamat na sinamahan mo ako sa check-up today, si Jordan kasi hindi nakapunta sa huling event niya kaya nahiya na po siyang umabsent today. Ako, anak. It's okay. Maliit na bagay. Anyway, daan muna tayo sa pharmacy. Bili natin itong mga vitamins mo. Sige ma, pero CR lang ako nang mabilis. Oh, sasamahan na kita. Let's na go. Okay lang po. Kaya ko naman po mag-isa. Balikan ko na lang kayo dito. Upo na lang okay, po. Sige. Alright. Sige po. Sige. Thanks, ma. Hanggang kailan ka ba manggugulo, ha? Nananahimik na ako. Masaya na ang pamilya ko. Kaya pakiusap lang. Tantanan mo na kami. Kinala mo ako, Christy. Alam mo, hindi ko basta-basta sumusuka. Lalo na ngayon na may nalaman ako tungkol sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Kung ayaw mo, patuloy ko pa yung isang mandali. Sagutin mo yung tanong ko. Ako ba yung ama na dinadala mo? Tama yung hinala natin. May posibilidad na ako ang tatay na dinadala. Perfect! Kanina ko lang ulit nakita ng ganun kagalit si Leon. Parang bumalik na yung dating mabagsik at halang na bituka. Magmamatch yung DNA at mapapatunayan natin ako yung tatay ng bata. Wala nang iba. Kailan mo babubuksan yung mat mo? Ha? Anak ng ibang lalaki! Yung pinagbubunti si Christy!